What's up guys, today's video nagawa tayo ng 2x2 picture using Adobe Photoshop CS6. So tara, turo ko sa inyo paano gumawa. Ang gagawin natin, mag-open tayo ng Adobe Photoshop. Open natin yung file na gamitin natin, picture. Yan. Open. So ito yung project natin, no? Gagawin natin 2x2. Click natin itong rectangular marquee tool or M sa keyboard. So sapatin ko siya sa 2x2. Yan, may kiklik ko yung itong crop tool, no? Letter C. So yan, type ko dito sa may taas 2x2, no? Yan, may adjust ko yan. Yeah. Adjust natin, saktuhin natin doon sa image. Kailangan natin image, no? Adjust ko lang ng konti. Pantayin natin. Yan. So, pag-ayos na, crop na natin siya, no? Click natin itong move tool para mag-crop. Yeah. Crop the image. Crop. So, yan na. Na-crop na natin yung image. So next step natin is gagamit tayo ng quick selection tool. Yan sa gilid, W yan sa keyboard. So click natin, at meron yan sa taas na add to selection tool and subtract from the selection. So at click natin itong add. So click natin to sa image, no, sa background nya. Wala. So may mapapansin kayo, zoom natin, may mapapansin kayong mga sumobra. So yung target lang naman natin dito yung background, no? So gagawin natin dyan, mabalik tayo sa quick selection tool, i-minus natin yan, yung mga lumagpas. So click na natin yan. Yan, napantayin natin. Yan, ganyan lang na natin yan. Yan, ganyan. So, tignan natin yung mga lumagpas. Yan. So, okay na yung image natin, no? Yung mga nahis na natin mga lumagpas. Pag na-check na natin na okay na siya. Teka, meron ba dito? Patayin lang natin ng konti. So ganyan. So pag sa tingin nyo okay, okay na siya para sa inyo, ang gagawin naman natin is zoom in natin, zoom out muna natin to actual pixels. Yan, para makita natin kabuuan. So balik tayo doon sa quick selection tool, right click natin sabay select inverse, no? Pagka-click natin doon, punta tayo dito sa may babang panel, no? May mababasa kayo niyang add mask. So click natin yan. Yan, na-remove na yung background, no? Pansin nyo. So okay, i-zoom natin siya. Pansin nyo, pixelated yung mga gilid, no? Jagged, no? So para ma-remove yan, click natin yung mask edge. Nakita nyo dito, match edge. I-click natin tong smooth pataas na plus. Kaya nakita nyo nagbabago. Click nyo yan. Gagawin kong 30 para sa akin. Para sa akin smooth na 30. Ayan. O 35. Ayan, 35. Tapos mapansin nyo medyo parang may baga shadow o makapal, no? So para mabawasan niya, shift edge at pa negative, no? Tumabasin niyo, hindi na mabawasan, no? Gagawin ko yung mga 40. Yan, kita niyo, kailangan ko nagbago, no? Mas maganda na siyang tingnan, mas smooth yung pagkaka-edit. So i-click na natin okay. Yan, okay na siya.
Zoom in natin ulit. Ito actual pixels. Mapapansin nyo, wala yung background, no? Wala yung background. Para magkaroon ng background, i-click natin tong create a new layer. So, click natin yan. Ito nyo, lumabas sa may gilid. So, wala pang kulay yan. Pero, nalagyan natin ang kulay. Mapapansin nyo, walang kulay. Baba muna natin. Yan. Pagkababa, nalagyan ko ng kulay. So, click ko lang itong bucket tool. Yan, paint bucket tool. At nakaset na yan sa white color, no? So, itatapat ko lang yan dito sa may background. Kiklik ko. Yan. Meron na siyang background. Yan. Pagkatapos niyan, ang gawin naman natin dito sa gilid sa may gilid is hold shift. Yan. Nakatapat yan, naka-highlight yung press dalawa. Pag naka-highlight na yung dalawa na parehas, by holding shift, right click nyo, by flatten image, no? Yan, nag-submerge siya na parang isang file lang, isang layer. So, pagkatapos nyan, wala yung parang border, eh, no? Pag nilagay nyo to sa Microsoft Word, wala kayong makikita parang border. So, mahirap pa kayong gupitin yan. Kaya, yun ang gagawin natin, lalagyan natin yan ng parang borderline, no? So, punta tayo sa image, canvas size, okay, switch natin sa pixels. Yan, nakita nyo. So, gagawin ko na siyang mga 6 siguro. 6. 4 o 6. 4 o 6. Yan. So, black yung color, no? So, i-click ko. Okay. Yan. Hindi nyo, yan, may mapapasin kayo, eh. Meron yan, eh. So, tumukin natin zoom. Yan, nakita nyo. Meron siyang borderline na maliit. No. Yan. Yan ay pinaka finished product niyan. So, yung gagawin natin, i-save natin siya as JPEG. Yan, JPEG. Gagawin natin na 2x2. Ay, 2x2 picture. Kata natin ng pangalan. 2x2. 2x2. Tapos, punta tayo sa Microsoft Word para i-print natin siya, no? Yan. So, insert, picture. Click natin to, yan. Ayan, ito siya. 2x2. So, para madumami, click nyo yung picture, Ctrl-C, Ctrl-B, yan. Ctrl-C, Ctrl-B. Yan. Ganun lang kadali. So, meron na tayong 2x2 picture na magagamit. So, thank you for watching. Always ingat kayo dyan sa panahon ng pandemic. And don't forget to subscribe to my channel. Like and comment. No? So, thanks for watching ulit. God bless. Peace.